So welcome back sa ating channel. Duterte supporters pinahiya ang makakaliwa. At Senado hindi papayag na isulong ng mababang kapulungan ang Chacha ayon kay Attorney Salvador Panelo. Panoorin po natin yung video. Ganito sinalubong si ACT Teachers Representative Vance Castro pagbaba nito ng sasakyan sa Quezon City Prosecutor's Office. Napuno ng kansyaw at sigaw si Castro mula sa mga anti-CPP NPA-NDF, mga supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya mga makakaliwang miyembro ng ACT Teachers, pahiya sa mga supporter ni FBRRD. Maga mga supporter sa Quezon City bilang suporta sa paghahain ng counter affidavit ng kampo ng dating presidente. Sagot ito sa reklamong isinampa ng mga kaliwang si Castro laban sa dating pangulo. Kaya umaga pa lang, hataw na sa mini rally ang diehard Duterte supporters. Ang iba sa kanila mula pa ng Visayas at Mindanao. Bitbit ng grupo ang mga placard na may katagang Protect Sara, lalo na't matindi ngayon ang pamumulitika kay Vice President Sara Duterte. Nandito lang kami para magbigay ng suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa hinain na kaso laban sa kanya. Hinahangaan ko siya noon pa, kinampanya ko siya. Ngayon lang ulit nagkaroon ng pag-alaw ang Duterte supporters. Sa adang grupo, milyon-milyon sila sa buong Pilipinas na nagmamasid sa performance sa kasalukuyang pamahalaan. At ngayon may pitik ang dating Pangulo sa pagkasta ng pera sa kamera ay open the books ang hamon nila sa mga kongresista. So bilang isang public servant, karapatan namin na malaman kung saan napupunta ang pera ng kabanang bayan. Siguro, sinasound off lang nila yung panawagan ni Pangulong Duterte na magkaroon ng transparency sa gobyerno. Umaasa ang supporters na hindi patitinag ang dating Pangulo sa pambibira ng mga makakaliwa. Buo rin daw suporta nila kay VP Sara ano man ang mangyari. At ito po yung video mga katiyan na hindi papayag na isulong ng mababang kapulungan ang Chacha ayon kay Attorney Sal Panelo. Panoorin po natin yung video. Hindi papayag ang Senado na amyendahan ng mababang kapulungan ng konstitusyon. Ito ang nahigitan ni former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo pagdating sa usaping charter change. Dagdag pa ni Panelo, posibleng umabot pa sa Korte Suprema ang naturang usapin. Whether or not the House on its own can introduce amendments to the Constitution without the participation of the Senate. Palagay ko maharating sa Korte Suprema yun. Hindi papayag yung mga senador na hindi sila kasama doon. Sakaling maitulak kasi ang parliamentary government, mawawalan ng kapangyarihan ang vice presidente at tangi ang mahahalal na punong ministro o prime minister lang ang mamumuno sa bansa. Kailangan baguhin mo muna yung sistemang pangpamahalaan kung papasok tayo sa parliamentary o hindi. Pag pumasok ka, well, definitely magkakaroon ng prime minister. Siyempre, magbobotohan niya ba kaya? Ilan sila magbobotohan among themselves? Pagdating naman sa usapin kung sino ang posibleng mamuno, sakaling tuluyang maitulak ang charter change. Anybody can be prime minister depende yan sa mga alyansa yan sa loob, yung mga political groups. Sila mag-decide yan. Paramihan. Yan, numbers game na naman yan. Matatanda ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nais itong pagtuunan ng pansin ng constitutional amendments sa 2024. Ito anya ay upang mabigyan pansin ng economic provisions. Magugunita rin na ilang beses na pag-usapan ng Chacha, ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito na isusulong. So ito lang po ang ating news update ngayon mga ka-DU, and please comment down below kung ano ang masasabi niyo sa video na ito, and please makisupport naman ang ating Facebook page para patuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news. Posibleng magiging daan ba ng korupsyon ang Chacha? Mawawalan ba ng power ang Vice President kung meron ng Prime Minister ang Pilipinas? Mag-comment down below sa inyong reaksyon ukol dito. Maraming salamat po at magandang araw.